The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This morning I was sharing about the word illness. Illness. I-L-L-N-E-S-S. Illness. If we remove the I from that word and substitute the word we, the word illness becomes willness. My dear friends, my brothers and sisters, many of our problems at home, at work, in the community, most of them is rooted in the I. Palaging iniisip ang sarili, kapakanan lang ng sarili, sarili lang ang inuuna. Kaya nga, kung naalaala niyo yung kasabihang, higit sa lahat ay tao, maganda sana yun. Higit sa lahat ay tao, pero nakalimutan ng tao nang mayroong higit sa kanya ang Diyos. Magandang pagtunan ng pansin yun. Ang mga pinag-aawayan natin sa bahay, pagka minsan ay ang tanong mo ay, paano naman ako? Paano naman ako? Diba? O kaya yung, bakit ako lang ang nagbibigay? Bakit ako lang ang naglilinis? Ako lang ang naglalaba? Magandang pagtunan ng pansin yun. The dogma of the Trinity invites us to become a we rather than an I. Kung magtutulong-tulong tayo, hindi naman mawawala ang problema, pero gagaan. Gagaan. Kung mag-aambagan tayo sa gastusin, gagaan. Pero kung isa lang ang palaging gumagastos, talagang mabigat kung sino nakatoka. Diba? May mga bahay na kung saan sagot niya ang kuryente, sagot niya ang tubig, ano pa, sagot niya ang grocery. Meron mga ganun, hindi po ba, no? Toka-toka. At dahil hindi niya sagot ang grocery, siya ang pinakamalakas kumain. At dahil hindi siya ang sagot sa ilaw, iniiwanan niya lahat na bukas. Dahil hindi siya sagot sa tubig, hindi pinapatay ang gripo habang nagtutoothbrush. Dahil ikaw, hindi ikaw nananagot. Anong problema pag ikaw ay tumatanda? Yung aalisin na sa iyo yung benefit ng pagiging bata. Yung ikaw ay bibigyan na ng responsable. Ayaw natin yun. Yung mga anak na kung magbabad sa TV, ano pa, lahat ng gadgets ay bukas, at pag sila na ang hinihingan ng pambayad sa kuryente, tingnan nyo ang kuripot.
di ba? Napapansin niyo yun. Pag may umihi sa gabi, sasabihin niya, kailangan mo buksan ang ilaw ng CR? Hindi mo ba kayang ishoot ng walang ilaw? Bakit? Ay kasi ikaw na nagbabayad ng kuryente eh. Di po ba, anak? Pero kung tayo po ay ambag-ambag, ano man ang gastusin, gumagaan. Gumagaan. Saan namin natutunan yan? Noong kami maliliit, lima kami magkakapatid, gabi-gabi merong toka na maghuhugas ng pinggan. Gabi-gabi. Ang pangarap mo lang, ang panalangin mo na lang, sana sa gabing ito, walang sabaw. Walang sabaw. Bakit? Kasi pag sabaw, magkakaroon na ng bangkok, di po ba, no? At itong mga walang hiya mo kapatid, sorry for the words, ano po? Asaran eh, asaran, di ba? Talagang, ha? Meron ka ng kutsara tinidor. Pag may sabaw, sila lang naman ang iinom, kukuha pa sila ng serving spoon. Bakit? Ano ba? May makikisaw-saw pa dyan? Ano pa? Ganun talaga. Ganun talaga. But because we are trained to do it, then we grow responsibly. If parents can only teach their children to be responsible and being a we rather than an I, when you grow old and die, you will not be afraid that your children will quarrel. Dahil mahirap ang buhay, ang laruan ng isa, laruan ng lahat. Oh, pagtapos naman, oh, pahiram naman. Hiraman eh, hindi po ba, ano? Pero ngayon, kanya-kanya. Kanya-kanya. Kaya hindi mo magamit yung iba kahit kailangan mo. We become more of an I rather than a we. The challenge of the dogma of the Trinity is to learn to be one in spite of our differences. Sana lahat ng ginagawa natin hindi para sa sarili nating kaluwalhatian. Saint Ignatius of Loyola would always remind us to do all things for the greater glory of God, not for your own glory. Mary would always point her fingers to Jesus, reminding everyone that whatever we do as per God asked us to do. Do whatever He tells you. Kaya nga, kung ano man ang ginagawa natin, tinatanong muna natin, ikaluluwalhati ba ito ng Diyos? Ito ba ang kalooban ng Diyos? Mga minamahal na mga kapatid, mahalaga yon. Because if the Father was not with the Son, if the Son was not with the Spirit, then ano nangyayari sa atin? Anong simpleng explanation ng Trinity? Palagi nating dinadasal yan. The Apostles' Creed, the Nicene Creed, that the Father creates, the Son redeems, the Holy Spirit sanctifies. May kanya-kanyang role. We have our own role. Bakit humihirap ang role ng nanay? Kasi ayaw gampanan ng tatay ang kanyang tungkulin. Simple lang, hindi po ba, anak? Bakit humihirap ang role ng tatay? Ayaw gampanan ng nanay ang kanyang role. Habang sana tayo tumatanda, umaako tayo ng role for the betterment of our family, of our church, of our community. Maybe this time, ikaw ang provider. But you can never be a provider forever because you will retire. This time, maybe you're the one cooking, but you will not be cooking all the time. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, pag tumitingin kayo sa pamilya ninyo habang tumatanda, tinatanong nyo, sino kaya ang gagawa sa ginagawa niya ngayon? Sino kaya? Wala nag-iisip. Why? Because we don't want to be responsible.
Kahit kailan hindi tayo iniwan ng Diyos, kahit hindi natin naintindihan ng Diyos. Sabi nga ni San Agustin, napakahirap ipaliwanag ng dogma ng Trinity, pero hindi naman ibig sabihin hindi mo naintindihan. Pero ang palatandaan ng hindi pagkaintindi ng dogmang ito ay ang ating pamumuhay na watak-watak. Watak-watak. We all notice that if we agree together, two or three agreed together in one petition, that petition will be granted. Hello. Listen to that. If we can only agree together on a particular petition, that petition will be granted. Ang problema natin, kahit sa loob ng simbahan, kanya-kanya tayong simba. Ni hindi tinatanong ng magulang, anak, ano prayer intention mo? Ni hindi tinatanong ng mga magulang, ma, anong ipagdadasal natin ngayon? Hindi na tinatanong ni mister kung ano ipagdadasal ni misis. Kasi pag tinanong ni mister, sasabihin ni misis, hindi mo gusto. Ayaw mong malaman ang pinagdadasal ko. Matatakot ka doon, di ba? Kasi baka pinagdadasal ni misis, kunin ka na. Hindi mo alam. Itanong nyo, have you really made an agreement that when you pray for a particular intentions? Wala na. Nagkalimutan na tayo. Di po ba, anak? Nagkalimutan na tayo. Simple lang yun, mga minamahal na mga kapatid. Ang unang pagbasa ay palaging nagpapaalala kung sino ang Diyos sa simula pa lang. Ang ikalawang pagbasa ay sabi nga na dito, ayusin mo ang iyong pamumuhay. I-encourage mo ang iyong kapwa. Nawa ay mayroong pagkakasundo-sundo ang bawat isa at nabubuhay tayo ng may kapayapaan. Dala ng ating pagmamahal sa Diyos at ang kapayapaan ay mananatili sa atin. Kaya nga, simpleng halimbawa lang yung illness to willness eh. Hindi po ba na? Simple lang yan. Simple lang yan. My dear friends, my brothers and sisters, if you have read the book, all the things I've learned in Harvard, I learned it in my elementary. Bakit? Ang kailangan lang naman talaga natin, tamang pag-iisip, tamang pamumuhay, tamang asal. Anong challenge ko last Sunday? Yung tayo ay malungkot, na mayroong umaalis, di ba? Pero kailangan may umalis para may dumating na Espiritu Santo. Umiiyak tayong lahat kapag may namamatay, di po ba, no? Naalala ba yung kwentong yun? Na kung saan maging ang Diyos, tinanong nila, Lord, bakit naman kailangan mamatay ang kapatid ko? Napakabuti nga, naglilingkod yan sa simbahan, nagbibigayan. Bakit kailangan mamatay? Naghihingalo pa lang yun, di papatay ha? Ngayon, tinanong nila kanilang kapatid, itanong mo nga sa Diyos, bakit ganyan? At anong pwedeng gawin para ikaw ay gumaling at magpatuloy sa iyong buhay? Anong sabi ng kapatid? Iwanan niyo ako. Itatanong ko sa Diyos. Pagkatapos isang oras, nagbalikan sila. Sabi ng kapatid, nagsalita na ang Diyos. Ano yung kuya? Ano yun? Ano sabi ni Lord? Ang sabi ni Lord, hindi na daw niya ako kukunin sa isang kondisyon. Ano yung kuya? Kung merong papalit sa inyo. Ano sagot ng iba?
ikaw na lang, Kuya. Di ba? Everybody wants to be happy, but very few wants to contribute. Listen, everybody wants to enjoy, but very few wants to share. Why? Because we are taught to be an I rather than a we. Amen. Going back to what I've said, brothers and sisters, please think about this. If your family agrees to pray for one thing, you are assured that the Lord will grant your heart's desires. Hindi pwedeng kanya-kanya ang dasal. Hindi pwedeng kanya-kanya. You have your own private prayer, but we have our own common prayer. Ano po? Alisin na yung I, palitan ng we. We. So that any illness in our lives will become wellness. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.